A Filipino fisher folk leader and environmentalist in Zamboanga, Subugay, was among this year's five recipients of the Ramon Magsaysay Award, considered Asia's version of the Nobel Prize. Joining us on the show to talk more about his work in sustaining marine life is Roberto Kadodoy Balyon. Magandang umaga po, Kadodoy! Ang magandang umaga sa lahat sa inyong programa, Ms. Nike, at sa buong Pilipinas at lalong-lalo na sa ating mga mangingisla sa buong bansa, especially our official folk organization na maliliit na mangingisla sa buong Pilipinas po. Magandang umaga po sa lahat. So unang-una po, Kadodoy, congratulations po sa parangal na ito. No, paano po ba pinarating sa inyo na kayo po pala ay a-awardan ng Ramon Magsaysay Award? At ano po bang ibig sabihin ng award na ito para sa inyo at para na rin po sa kapwa mangingisla ninyo? Ayan po, parang hindi po tayo makapaniwala na after na tinatawagan at tinawagan tayo ng Ramon Magsaysay Award Foundation na isa tayo sa napili nila o magiging awardee, ay parang nag-ano po tayo, akala natin hindi tayo tuwang-tuwa, hindi tayo makapaniwala na sa layo ng Zamboanga, Subugay, at tayo isang simple lamang na mangingisda na ginagawa lamang yung programa natin para protektahan at pangalagaan yung ating marine resources o sa dagat, para isa sa mga pamamaraan po natin o namin na may ahon ang aming kabuhayan o mga pamilya sa araw-araw na pangangailangan dahil sa natisira na rin yung ating yamang dagat. Kaya malaking pasalamat ko sa Ramon Magsaysay Award Foundation na napili tayo dahil isa nga itong malaking karangalan para sa amin, hindi lang sa akin, kung hindi sa buong mangingisda, lalong-lalo na sa mga maliit na mangingisda sa buong Pilipinas, at sa wakas din at pamagitan ito ay maparating namin ang yung aming mga programa at napakita na dapat na ginagawa natin at sinusuportaran po tayo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Yan po, ma'am. Kadodoy, bali ito pong parangal na ito ay binigay sa inyo dahil labis po kayong nakatulong sa fisher folk o mga kapwa mangingisda ninyo sa inyong lugar, no? Pero sa paanong paraan niyo po ba ito nagawa? At saan nanggaling yung ideya niyo na yung mangroves reforestation po ang dapat pagtuunan ng pansin para lumago muli yung marine life sa may inyo? Yan po. Noon kasi nung mga dekada 80, 70 hanggang 80, ay napakarami talagang isda sa aming lugar, iba't ibang uri ng mga yamang tubig, mga limas at alimango, at maganda yung huli at kabuhayan ng pagdating ng mga 70 hanggang pataas pa, 2000, ay talaga naghihirap na kami dahil na pansin namin na talagang nauubos na yung mga isda, at napansin din namin noon na anong maraming isda at maganda ang aming huli, ay napansin namin na napakarami noong mga mangroves. Doon itong huli, ay nakita namin na wala na kaming huli, ay dahil nawawala na yung mga mangrove. Plus, marami na mga illegal fishing activity na nakasisira, hindi lang sa kapaligiran ng dagat, sa tubig, at pati na rin sa ating mga isda. Kaya ito ang naisipan din namin gawin na oo nga, dapat ibalik natin yung namawawala na mga, halimbawa, mangroves, at itigil na natin yung illegal fishing activities natin para maibalik natin yung ating mga nawawalang mga resources or mga isda. Iyon nga ang nangyari at ito'y ginawa namin pamamagitan ng pagbubuo ng aming organisasyon na yung KGMC or kapunungan sa mga gadmay mangingisda sa Concepcion po, ma'am. Yun ang mga ginawa po namin, at dahil nakita namin na ito lang ang makatutulong sa amin na pag naibalik namin yung mga nasisirang dagat at yung mga mangrove, so may balik din yung nawawala naming kabuhayan. Yun nga ang nangyari ngayon po, ma'am. At dahil nga po dito, no, ito pong asosasyon nyo na binanggit nyo, yung KGMC na kayo ang leader, ay nabigyan pansin at suporta ng gobyerno. Ano-ano pa po bang mga proyekto ang pinagkakaabalahan ninyo sa ngayon? Yan po nga. Dahil doon nga sa ginawa namin ay tinulungan din kami ng iba't ibang mga institusyon, lalo na yung aming local government unit ng Kabasalan at ibang mga agency ng gobyerno tulad ng DFAR, ng DNR at mga non-government organization. So, mas lalong lumawak at napaigi namin yung aming implementasyon, yung pagtatanim ng mangrove at yung sa pangangalaga ng kalikasan at
yun nga, nagbo-volunteer kami na Bantay Dagat dahil sinuportaran din kami ng local government unit at ng BIPAR, nabitbitize kami bilang mga Bantay Dagat. At hindi lang yun ang ginagawa namin yun, pati yung paglilinis ng ating mga ilog sa pamagitan ng solid waste management ay yung coastal staff ay ginagawa na rin namin ngayon at tinutulungan din namin yung mga karatig puok namin dito sa ibang munisipyo, ibang barangay at sa buong na rin Pilipinas dahil sa tulong ng ating gobyerno at iba't ibang ahensya na may parating yung kung ano yung ginawa natin dito ngayon ay sharing dapat matutunan ng ating mga kasama na mga mangingisda. At isa doon din ay nagbibigay tayo ng mga capacity building o yung mga training sa mga maliit dating mangingisda sa pamagitan din ng pag-organize sa kanila na katulong ang iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga non-government organization at ang mga lokal na pamahalaan. Sayang po sa mga ano, kaya para mas malawak po ang marating namin, ay binuo namin itong aming isang federation sa Sambuanga Sibugay, yung COMPAS. Mm-hmm. Gaano po ba ka-importante ang ating mga mangingisda para po sa isang bansang archipelago na maraming katubigan sa paligid, no? Bakit po ba naghihirap pa rin ang ating mga mangingisda? Yun nga po. Isa lang yan sa nagiging... kaya kami tinuturingan na isa sa mga pinakamahirap na mangingisda sa Pilipinas na sektor, yung mga mangingisda. Maganda yung tanong mo, Ma'am Nikki, na bakit sa lawak at sa dami ng ating resources at naka-isla-isla tayo, ayun na, sa pagkakaalam ko, naturingan pa tayo na center of the center of marine biodiversity dito sa isyo. Tapos, naghihirap kami mga mangingisda. Ayan po, dahil napansin sa ngayon ay mayroon namang ginagawa ang gobyerno natin na ito'y inaayos yung pagkasira ng ating mga mangroves, yung ating mga corals, yung ating mga seagrasses. Pero nandun pa rin yung mga, hindi lang kami ho na mangingisda sa aming lugar kasi yung nakikinabang o humuhuli ng isda doon sa municipal waters. Maraming mga taga-ibang bayan, taga-ibang lugar na pumapasok doon sa pinagpagura namin at instead na kami yung makikinabang direkta sa mga ganong programa sa isda, so punti lang ho ang pakinabang namin na kukuha, kaya hindi ho kami naaalis sa ganong kahirapan kahit marami tayong mga isda ngayon na nakaroon na tayo ng mga ganon kasi maliban sa pagkuha ng ating mga isda na para sana sa ating mga Pilipino sa aming maliit mga isda ay napupunta pa sa iba at saka sinisira pa rin pabalik o sinisira sama yung ating mga kadagatan, mangrove, corals at katubigan. Yan po ang nagiging dahilan kaya hanggang mahirap pa rin. Mas marami pa rin mahirap na mangingisda tayo sa Pilipinas. Mm-hmm. Kadodoy, panghuling tanong po, no? Ito po bang kaalamang ito ay pwede rin magamit sa iba pang mga lugar at makainganyo na sa iba na gayahin itong ginawa ninyo para po umayos rin yung marine life sa lugar nila para na rin po sa mga susunod pang henerasyon? Yan po. Ito po, malaking pasasalamat at namin sa Ramon Magsaysay Award Foundation dahil po sa pamamagitan itong binigay nilang award ay isa ho itong pamamaraan para po mapaabot natin sa iba pang nating mga kasamaan mangingisda o sa iba pang lugar na sana magaya o gawin din nila na kung ano yung ginawa namin dito na kung saan ay ito yung paraan o maahon kami sa kahirapan at sana maparating din ito sa iba pang mga lugar sa buong Pilipinas at sa ibang bansa na ganito rin dapat ang ginagawa ng gobyerno at ng iba pang mga ahensya at katulong pa ng iba't ibang institusyon at sa pamagitan ng Ramon Magsaysay Award. So kaya napansin kami at malaki talagang pasalamat namin dito at pwede natin gawin ito at mapalawak pa sa iba pang lugar sa darating na mga araw. Yan po, Ms. Nikki. Mm-hmm. Ayun, maraming salamat po sa oras ninyo, Kadodoy, at maraming salamat rin po sa lahat ng ginagawa nyo para sa inyong komunidad at para na rin sa bansa. No, ingat po kayo! Salamat din po. Maraming salamat po sa inyo.